Hello mga boss, andito na naman tayo sa bahay ni Boss Jim. Meron na namang pinagawa sa atin na Mio Sporty, i-re-refresh natin siya. Ayan, nililihan niya nga pala dyan yung mga flarings kasi pipinturoan niya yung flarings nitong motor na to. Itong motor na to ay napakaraming tagas, ayan kung mapapansin nyo naman. Itong kaptapit na to, papalitan na natin yan. Ito nga palang chain cover, wala na yung lagayan hose ng breather kaya umaangat na yung langis dyan. Pati yan papalitan na rin natin. Tsaka itong mga tagas na to, yan. Tsaka yung carburetor na yan, lilinisin din natin yan mga boss. Napakadumi ng ilalim, sobrang daming langis. Tsaka nga pala dito sa may ilalim, papalitan na rin natin yung bushing, rubber bushing sa may swing arm. Ayan, durog na durog. Ayan dito sa part na to mga boss, naiwala natin tong kanyang makina sa may body. Ito yung kanyang body, nandito siya sa may likod. Kasi hindi natin siya ma-reverse nang nakakabit kasi may mga cover pa yung kanyang makina. Hindi siya madudukot. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. Ayan dito sa part na to mga boss, na kalasan natin yung block tsaka cylinder head. Ito na yung kalagayan nya na dito sa may lalim. Napakaraming talas ng langis. Ayan mga boss, pinapatanggal ko nga pala yung sa may gilid nya kasi papalitan din natin tong kanyang chain guide. Ayan, mapapansin nyo naman dyan, durog na durog. Ayan mga boss, ito na nga pala yung kanyang cylinder head. Napakakapal ng carbon deposit. Need na talaga siyang ipa-refresh. Ito naman yung kanyang piston, no? Napakakapal din. Lilinisin na lang natin yan mamaya mga boss. Okay pa naman yung piston ring niya. Ito yung kanyang block, oh. Mapapansin nyo halos putik na putik yung kanyang ilalim. Ayan, dito sa part na to, natanggal na nga pala itong panggilid kasi kukunin natin itong lumang chain guide. Andito kasi sa may kabila yung tornilyo niya. Hindi siya madudukot basta-basta. So ayan mga boss, natanggal na nga pala natin itong kanyang chain guide. Ayan, kung mapapansin nyo, umaangat na yung kanyang pinaka-plastic. Tapos yung kapares naman niya, ayan o, may mga bitak-bitak na sa gilid. Kaya hindi na rin siya tatagal. Kaya pala nung pinapaandar to, may konting lagitik kasi medyo maluwag na yung kanyang chain. Ito nga pala yung kanyang rubber bushing, oh, durog na durog. Kasi pag nagdadrive daw si boss, eh, parang sumasayaw daw yung kanyang likuran. Wala na sa align yung kanyang motor. Napakalakas na pala ng alog. Ay, dito sa part na to mga boss, nililinisin natin itong kanyang cylinder head bago natin siya palitan ng valve seal. Tsaka itong kanyang cylinder block. Ito nga pala yung mga parts na papalitan natin sa kanya, mga bushing, yung cup tappet, dalawang cup tappet mga boss, baba taas, yung dalawang valve seal, ito, tsaka yung chain cover o-ring, papalitan din natin yan mga boss, base gasket, setter gasket, tsaka yung chain guide nga pala, dalawa yan nung binili mga boss. Ayan mga boss, nalinisan na nga pala natin itong kanyang head tsaka block. Papalitan natin maya maya yan ng valve seal. Tapos na natanggal nga pala namin yung swing arm. Napansin namin may isa pang bushing na may sisira din ito sa ilalim. Ito, natanggal na siya ng kusa. Humiwala yun dun sa pinakabakal niya. Papalitan din natin yan mamaya mga boss. Ayan mga boss, hinasa ko na nga rin pala yung barbola nito para lapat na ulit. Walang singaw. Kasi pag may singaw siya, medyo tumataas yung minor. Tapos hindi mo matiming yung carburetor. Tapos minsan naman, mahirap panda rin. Kaya inasa ako na rin to para lapat na lapat ulit yung kanyang barbola.
part na to mga boss, naikabit na nga pala natin yung kanyang piston tsaka yung chain guide. Sunod naman natin to kanyang cylinder block tsaka cylinder head. Ikakabit na rin natin to mga boss. Tapos papalitan na rin natin siya ng mga gasket tsaka mga o-ring para wala na siyang tagas. And dito sa part na to mga boss, naikabit na nga pala natin lahat. Itong chain cover nga to, pinalitan na natin ng may lagay ng hose para hindi na siya tatagas. Ito yung kanyang luma mga boss. Second hand lang siya pero matino pa naman. Ayan mga boss, naikabit na rin nga pala natin yung cover ng makina. Ayan ay itsura niya mga boss nung nalinis, pati dito sa ilalim wala ng tagas. Ito nga pala yung busing na papalitan natin, ipapanghuli na lang natin yan mga boss. Tapos dito sa part na to, nililinis ko na rin yung kanyang carburetor. Pati itong ilalim niyo, napakadaming putik. Ayan mga boss, napalitan na nga pala natin dito yung kanyang bushing. Prehas na yan, bago. Ito yung kanyang luma. Sinilsil na lang natin. Tapos ine-next naman natin to kanyang carburetor. Ito na siya, nalinis na natin. Isasalpak na natin siya dito sa may makina. Tapos maya maya ikakabit na rin natin at papaanda rin na natin mga boss. Ito na nga pala siya mga boss, na ikabit na rin natin to kanya swing arm. Ayan, wala na siyang kaalog-alog dyan. May play man siya, konting-konti lang. Ito na nga pala siya mga boss, na ikabit na natin siya sa kanyang body. Che-change oil na rin nga pala natin siya para bagong-bago na naman yung kanyang takbo. Kakabit na rin nga pala natin dito yung kanyang mga wiring. Ayan mga boss, maandar na siya ngayon. Ayan, tahimik na. Saka wala na rin siyang langis-langis, wala nang tagas. Nalagyan na lang natin ng hose sa kanyang breather. Yan, binipinturahan na lang yung mga flarings na ito. So ayun mga boss, hanggang dito na lang ulit. I-update ko na lang kayo kung anong kulay na itong motor na ito. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ride safe and peace out.